Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. Today is Friday nga pala mga kumarites at ayan, ginising ko na nga itong aking anak para mag-almusal. Buti na nga lang at hindi na nga ito pahirap ang gisingin. Pagkatapos nga niyan ay yung mga damit nga niya ay inilagay ko na nga dito sa loob ng CR. Yung tubig na mainit nga din ay inilagay ko na nga rin sa timba. Ganito talaga mga kumarites, pag wala nga akong pasok ay sila naman yung inaasikaso ko. Ganito lang din naman yung araw-araw kong routine, tapos yung mga hindi nga nila naubos na almusal ay ako na nga lang ang umuubos. At yung akin darling nga ay kagigising nga lang din at pinapili ko nga sa kanya kung anong cup noodles yung kanyang kakainin. At biruin nyo naman eh, hindi pa nga Sabado ay nakapag-inom-inom nga kagabi, alauna na natapos. Kaya nga niloloko ko siya na alak pa. Nalasheng, kagabi, ang sarap mag-inom. Hindi rin naman kasi ako mga kumarites mahigpit, lalo na kung dito lang naman siya nagiinom sa bahay. Dahil alam ko naman na malapit nga lang ang uuwian. Yun nga lang eh, talaga naman siya ang magsasakripisyo niyan dahil kinabukasan nga eh, may pasok pa. Kaya problema na nga niya yan kapag ka masakit ang kanyang ulo sa trabaho. Kaya sabi ko nga sa inyo, eh talaga naman bumibili nga ako ng cup noodles kapag ka nag-grocery. Dahil alam nyo na kung bakit, kapag ka hangover eh yan nga ang kanyang kinakain. Masarap kasi talagang humigop na mainit na sabaw, lalo na kapag ka hangover ka. Ang sabi ko nga sa kanya eh mamaya uli. Ay partida pa nga yan ha, Friday pa nga lang ngayon, wala pang Sabado. At ayan, ang agaw pa nga ng kape. At ayan, hindi na nga nalinisan yung aso, kaya naman sa akin na lang ibinili, nakakasura. Wala naman daw akong gagawin, kaya pasaritan ko na nga lang daw yung kanyang alagang aso. At ayan, itong mga nilabhan ko nga kahapon ay natuyo na at nagpakuha nga sa akin ng kanyang damit. Mamaya nga rin ay lilikumin ko na nga rin yung mga sinampay ko. Dahil mamaya ang lalaban ko naman ay yung cover ng sopa. At sobrang tagal ko na nga hindi nalalaban yun kasi nga tinatamad nga ako, kasi nga ang bigat. Talagang yung amo mo, talagang-talaga, nako. Yung obligasyon nga sa iyo hindi na magawa at sa akin pa nga iniuto. Ayan nga pala yung matagal na niyang alagang aso. Ay hindi mo nga pwedeng alisin yan sa kulungan dahil Diyos ko, mas malaki pa yan sa akin. Ay baka makapangagat lang, ay gastusin pa talaga. At pagkatapos ko nga malinisan yung dumi ng aso, ay pumasok na rin naman ako dito sa loob. Ito nga pala yung ikinocover ko dito sa sopa para hindi masyadong mayutyot. Sobrang tagal na nga rin ang sopa na yan at katas pa nga yan nung nagtitinda pa nga ako ng dream cake noon. Yung mahaba nga ay nangingitim na, pag nilalagyan ko naman ng cover ay tinatanggal naman ng mga bata. Kaya naman hindi ko na nga nilalagyan at tinatanggal lang din naman. Sabi ko nga ay saka ko na nga lang papalitan ng aking sopa pag talagang sirang-sira na. Pero dahil hindi pa naman siya sira at maitim nga lang, ay hindi na muna natin papalitan. Pero anyway, by the way, highway all the way, magsasalang na nga tayo nitong ating cover. Sa ngayon nga ay madali na nga lang sa akin maglaba ng mga mabibigat. Dito nga sa aking washing ay naglagay nga ako sa ilalim ng isang sabon at sa ibabaw nga din. Dahil sabi ko nga sa inyo ay bihira ko nga lang yan labhan. At ayan, lalagyan na nga rin natin ng popcorn para naman mabango-bango din. Ito nga pala yung paborito kong popcorn kumpara sa Downy dahil hindi nga ito masakit sa ilong. Tsaka sobrang bango talaga niya, lalo na kapag ka sa mga kumot. At ayan, iseset ko nga lang pala to sa number 2 at iyon nga yung strong para matanggal talaga yung mga dumi nito. At ayan, naglalabas na nga siya ng tubig, o diba, napakadali lang mga kumarites. At maya maya nga, itumunog na nga rin, o diba, tapos na. Ay naku, sobrang sarap talaga sa pakiramdam at madaling-madali na nga lang talaga sa akin maglaba ngayon. Dahil isa rin talaga ito sa mga sinusuko ko, itong mga malalaking kumot pagka naglalaba. Ito lang naman yung lalaban ko ngayon dahil nga kahapon nakapaglaba na ako ng mga damit namin. Sa Linggo na nga lang ulit ako maglalaba o kaya sa Lunes para naman said na said talaga at wala na akong labhan. Ay naku, napakasarap talaga at napakahaba ng ating bakasyon. Kaya naman pagka ganitong mahabang bakasyon eh talaga naman sinusulit ko nga ang rest day. Na kahit marami naman tayong gawain bahay eh makakapag-rest pa naman tayo sa mga susunod na araw. At ayan, ang hiram na nga lang pala ako kay Mudra nito malalaking hangar at sa kanya nga lang pala ako nanghihiram ng ganyan. At yung anak ko nga ay kanina pa nga hinatid ni Mudra. At pagka nga si Mudra ang naghahatid ay hindi na nga ako sumasama. At ayan, dito ko nga pala isasampay sa loob ng bahay namin para kahit umulan ay hindi nga ito mabasa. Pagkatapos naman yan, itong mga nilaban ko nga kahapon ay nilikom ko na rin dahil mga tuyo na. Dahil pag hindi mo pa nga yan nilikom ay talaga namang ang mga gagamba ay sinasaputan na itong ating mga sinampay. At kanina nga habang naglilinis nga ako ng aso eh si Mudra naman ay nagsisipat nga ng bayabas. At ayan, nakakita naman ng hinog at ang gusto ko nga sa bayabas ay yung hindi masyadong matigas. Napakadaming bunga nga ng bayabas namin pero paunahan nga pagka may hinog. Ayun nga, itanim pa nga ng aking asawa at ngayon nga ay namumunga na ng madami. At ito nga yung mga damit na nilaban ko kahapon, ngayon nga ay titiklupin naman natin. Ayoko din kasi talaga ng maraming nakikita nakadagmang dito sa labas. At pagkatapos ko nga matiklop yan ay ilalagay ko na nga rin sa mga kanya-kanyang lagayan. At ang isa nga rin sa mga goal ko ngayon 2024 ay makabili nga ng cabinet para sa mga damit na to. Wala na rin kasi talaga ako mapaglagyan. Ang bilis nga din ng oras mga kumarites at magtatanghali na nga. Nag-airfryer nga lang pala ako nitong tapang manok at ito nga yung uulamin ng aking mag-ama ngayon tanghali.
Gumawa na nga rin pala ako ng sausawan pero hindi ngayon kompleto kapag walang sili. At dito nga pala kami kumukuha ng sili sa kapitbahay. Dahil sa sobrang init nga sa tanghali, yung sili nga ay naluluyot na. Kita nyo naman, dito nga sa amin ay sobrang init nga sa tanghali. At meron pa nga pala kaming chili oil dito at hiningi pa nga yan ng aking darling doon sa parisan. Iyahayin ko na nga rin pala to sa lamesa dahil maya maya nga ay nandiyan na yung aking anak. At piling ko ay napakasarap nga ng malamig na juice kaya naman nagpunta ako dito sa tindahan. Kumuha nga lang pala ako nitong tang na kalamansi at syempre utang muna. At ayan, meron nga pala si mamang listahan dito sa wedding. Ano kayang tatama? At dito nga sa listahan ay palakihan nga kami ng utang. Ako naman ay nautang laang kapag ka meron nga wala sa bahay. Medyo umigsi na nga to dahil yung mga kape at sabong panlaba ay hindi ko na nga dito inuutang. Pero dati nga, nung hindi pa nga ako nag-grocery ng mga yun, napakahaba talaga ng listahan ko dyan. At pagkadating nga nitong aking darling ay dumiretso na nga dito sa kwarto at antok na antok pa nga. Siya nga daw ay mamaya nakakain at tutulog muna. At itong juice nga ay tinimpla ko na nga rin at kalahati nga lang yung aking tinimpla. Yung aking anak naman ay maalam namang umuwi yun sa tanghali kaya hindi ko na nga sinusundo. At ayan, para pagdating nga niya ay kakain na nga lang siya. Nagugas na nga din pala siya ng kamay dyan dahil pagkayan nga ang kanyang ulam ay nagkakamay talaga yan. Dinala nga daw niya yung kanyang bag at yung kanyang tumbler dahil wala daw siyang pag-iiwanan sa school. At yung kanyang tumbler nga ay wala nang laman kaya naman nilagyan ko ulit ng malamig na tubig. Sobrang init kasi ngayon sa tanghali kaya naman ayan nilagyan ko na nga rin siya ng towel sa likod. Dahil nako, baka mamaya ay uubo-ubo na naman. Pero antigas din naman ang ulo, sabi ko nga ay huwag tatanggalin yung towel pero pagka nauwi ay wala na sa likod. Sa totoo lang mga kumarites, ako nga ay nabibilisan sa oras. Ay humilata ka nga lang saglit ay maya-maya ngay hapon na naman. At itong aking asawa naman ang pinag-air fryer ko nga nitong tapang manok. At ang sabi ko nga dito sa aking anak, kung gusto pa niya ng kanin ay aayaw na daw niya. At sinilip ko naman yung aking darling kung gising na at ayan, tulog na tulog pa nga. Ayan, alak pa mor. At naubos nga nung aking anak yung juice at yung kalahati nga ay mamaya ititimplahin ko naman para sa akin darling. At pagkatapos naman kumain ay itong aking anak naman ay gustong gusto na ulit umalis. Sabi ko ay mamaya na at mamaya ay maglaro laang doon sa school ay napakainis. Sabi ko nga ay magpahinga nga muna at babagong kain. Wala daw naman kasi siyang gagawin dito. Sabi ko nga ay kumuha na nga lang na makakain doon sa drawer. Pero maya maya nga din ay umalis na nga din siya dahil pilit na pilit nga. Pinayagan ko na nga lang din. At itong tapang manok na ulam nga ng aking asawa ay luto na rin. Nagising na nga rin siya at ayan, pinaghain ko na nga rin siya ng kanyang pagkain. Minsan talaga yung aking mag-ama ay talaga namang nasasanay na pagkakain ay hinahayinan ko na lang. Kaya minsan ay nagiging lumpo naman kaya naman ako'y naiiyamot na. Pero yan na nga lang din talaga ang tangi kong magagawa, ang pagsilbihan sila. Ininit ko na nga lang din pala yung ulam namin kahapon na ginataang tulingan. At kinuha ko na nga rin sa rep itong tinimpla kong juice para sa akin darling. Sabi ko nga itikman niya, baka naman napatamis. Dahil medyo matamis nga ay dinagdagan ko nga ng tubig dito sa dispenser. Hindi ko na rin naman nilagyan ng yelo dahil malamig naman yung nalabas dito na tubig. At ayan, maya maya na nga ako kakain pagkatapos niya. Doon na nga lang din ako kakain sa pinagkainan niya para iisang hugas na rin. At pagkatapos naman niyang kumain, ako naman ang kumain at ang inulam ko nga itong ginataan tulingan na ulam namin kahapon. Sinasaid na nga namin yung mga ulam dito dahil sayang naman kapag ka hindi nakain. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Till next video. Bye!